West TV. Magandang araw mga ka-West High! Subaybayan natin ang mga ulat ng mga balita at tuklasin ang mga napapanahong kaganapan. Ako si Ma'am Lira M. Madrona, maghahatid ng mga detalyadong ulat. Kayo ngayon ay nakatutok sa West TV. West High Brigada kick-off para sa masusing paghahanda sa darating na pasukan, inilunsad! Orientasyon para sa mga grade 7 at mga bagong estudyante ng paaralan is nagawa. Mga bayani sa West High, lumagda sa Memorandum of Agreement. Audio sa iba pang materyales sa pag-aaral, ipinamahagi. OBE monitoring sa West High, matagumpay na naisagawa. Sa kabila ng pandemya, ang paaralan katulong ng mga magulang at ng stakeholders ay nakiisa sa pagsasagawa ng Brigada Eskwela na may slogan na Bayanihan para sa Paaralan. Layunin itong ganap na maihanda ang paaralan sa darating na pasukan na tatakbo mula 3 ng Agosto at magtatapos ng 30 ng Setyembre. Para sa iba pang ulat, pakinggan natin ang detaling hatid ni Ma'am Jacqueline M. Magdato. Matagumpay na naisagawa ng West High ang virtual na paglulunsad ng Brigada Eskwela 2021 na may temang Bayanihan para sa Paaralan noong ika-6 ng Setyembre 2021 sa ganap na 3 ng hapon sa opisyal na FB page ng Paaralan. Sa pamumuno ng Pulong Guro ng Paaralan na si Ginang Nanet P. Salvador, inaunahang ni Ginang Maria Lourdes P. Pernilla, Brigada Eskwela Coordinator, ang pagbubukas ng Brigada Eskwela 2021. Marami ang nagpaabot ng kanilang mensahe. Isa na rito si Ginoong Francis Cesar B. Bringas, Regional Director ng Region 4A Calabarzon. Hinimok niya ang lahat na makiisa sa programa ng bawat paaralan sa rehiyon patungkol hindi lamang sa Brigada Eskwela, pati na rin sa Brigada Pagbasa. Lubos naman ang pasasalamat ng ating Schools Division Superintendent Doris DJ Estadilla sa mga sumusuporta upang patuloy na maitaguyod ang ligtas, maayos at handang paaralan sa taong panuruang 2021-2022. Lubos namang ipinadama ng pamahalaang lungsod sa pangunguna ng ating butihing Mayor Antonio Oni A. Ferrer, Congressman Luis John John A. Ferrer IV, at Vice Mayor Maurito Moritz Sison, kasama ang mga konsehal ng bayan ang kanilang suporta sa nasabing programa. Labis-labis ang pasasalamat ng paaralan sa mga nauna nang nagbigay ng kanilang donasyon. Nananatiling bukas ang komunikasyon ng paaralan para sa iba pang nagnanais magbigay ng kanilang suporta. Maraming salamat, Ma'am Jacqueline Magdato. Tunay ngang mapalad ang paaralan sa pagkakaroon ng mga magulang at stakeholders na handang tumulong at makiisa sa ganitong mga klaseng aktibidad. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa maliit o malaking tulong na binibigay niyo sa paaralan. Samantala, kaakibat sa samutsaring pagpaplanong ginagawa ng paaralan, isa sa mga layunin nito ay ang mabigyan ng sapat na impormasyong kinakailangan ng mga magulang at mag-aaral upang ganap silang maging handa sa nalalapit na pasukan. Dahil dito, ang West High ay matagumpay na nakapagsagawa ng orientasyon ng grade 7, transferees at mga bagong mag-aaral. Kasama dito ay ang pagpapakilala ng mga guro, seksyon at baitang at iba pa. Sinusiguro ng paaralan na masagot ang lahat ng katanungan ng mga bata at ng mga mag-aaral. Para sa karagdagang detalye, pakinggan natin si Sir Eric Paul Pulve. Mainit na tinanggap ng paaralan ng mga bagong mag-aaral mula sa grade 7, transferees at balik-aral sa pamamagitan ng virtual na orientasyon noong 7 ng Setyembre 2021 sa opisyal na FB page ng paaralan. Bagamat nagkaroon ng problemang teknikal dahil sa biglaang pagbuhos ng ulan, naging matagumpay pa rin ang pagdaraos ng nasabing programa. Sinimula ng isang masiglang pagbati ni Ginang Nanet P. Salvador sa lahat ng nanood ng orientasyon na agad namang sinundan ng mga nakaaantig na mensahe mula kina Dr. Prudencia M. Animas, Principal 4, at Ginoong Rogin O. Contemprato na dating PSDS ng Cluster 3D.
Sumunod dito ang paglulunsad ng Learning Continuity Plan sa pamamagitan ng audiovisual presentation upang mas maging pamilyar ang lahat sa ginagawang pagpaplano at paghahanda ng paaralan sa taong panuraan 2021-2022. Bukod dito, maninaw namang idinetalye ni Binibining Madeline B. Robles ang mga panuntunan ng paaralan na dapat sundin ng mga mag-aaral. Sinundan nito ng pagpapakilala sa lahat ng mga kawani at guro ng West High, lalong-lalo na ang mga magiging gurong tagapayo sa taong panuruan 2021-2022. Isa sa pinakainabangan ng mga mag-aaral at magulang sa programa ay ang pangkat na kanilang kinabibilangan. Nagkaroon din ng pagkakataon ng mga magulang na makapagtanong patungkol sa darating na pasukan na agad namang tinugunan ng ating school head, Ginang Nanet P. Salvador, at Acting Guidance Counselors na sina Binibining Janine Aliana, A. Claveria, at Binibining Madeline B. Robles. Nagamit rin ang pagkakataong ito upang makapangalap kung sino ang nais maging bahagi ng LR o Learning Resource Movers. At marami namang nagpaunlak ng kanilang masidhing suporta sa ating paaralan. Ikinagalak naman ito ng mga guro at iba pang kasama sa programa. Magandang indikasyon ito na magpapatuloy ang magandang ugnayan sa pagitan ng mga kawani ng paaralan, magulang at iba pang stakeholders. Maraming salamat, Sir Eric! Tunay ngang mapalad at matagumpay ang isang paaralan na nagtataglay ng mga guro at magulang na may iisang layunin. Lubos na ipinagpapasalamat ng West High ang lumalagong suporta ng mga magulang na kitang-kita sa naganap na MOA signing ng LR Movers. Para sa karagdagang detalye, pakinggan po natin si Ma'am Rujin Buha. Kasalukuyang nagaganap ang MOA signing ng mga bagong LR Mover para sa taong panuruan 2021-2022. Noong 10 ng Setyembre 2021, nagkaroon ng maikling programa kaugnay sa mainit na pagtanggap sa mga bagong miyembro ng Learning Resource LR Movers sa pangunguna ng Learning Resource Coordinator Ginang Rachel De Taza at mga Council Head ng bawat paitang na sina Ginang Judith Talosic, Ginang Janice Senorin, Ginang Hedita Belches at Ginang Nanet Mojica. At sa patnubay ng Ulong Guro ng Paaralan, Ginang Nanet P. Salvador. Upang masunod ang inilatag ng protocol ng IATF, naglaan lamang ng 30 minuto sa bawat 20 volunteers na na-schedule sa bawat grade level. Ang nasabing programa ay kinalooban ng maikling pagpapaliwanag patungkol sa mga gampaning dapat isinagawa ng isang LR Mover. Ikinalugod naman ni Ginang Nanet Salvador ang dedikasyon ng mga magulang at mga gurong magiging bagong kasapi ng LR Movers. May pagpatuloy lamang ang edukasyon sa kabila ng ating sitwasyon ngayon. Saksi ang Ulong Guro ng Paaralan, Ginang Nanet P. Salvador at Pangulo ng GPTA, Ginoong Relindo Lopez sa paglagda ng kasunduan sa pagitan ng paaralan at 80 bagong LR Movers. Ito'y tandang walang sawang suporta at pakikipagtulungan ng mga magulang at iba pang stakeholders ng paaralan upang mas makapaghatid ng ligtas at dekalidad na edukasyon. Ngayon po ay kakapanayamin natin ang isa sa mga volunteer na magulang ng LR Mover na si Ma'am Prima Samulde. Ma'am, ano po ang nag-udyok sa inyo upang maging volunteer ng at maging parte ng LR Movers? Siguro ma'am sa akin, kasi nandito po nag-aral yung anak ko, para lang din po makatulong kasi wala naman po akong ginagawa sa bahay. Parang yung oras po na tinatambay sa bahay, ibibigay ko na lang po para sa school at makakatulong pa rin po ako sa mga estudyante at sa mga guro po na ngayon pa ay nag-umpisa sa mamimigay po ng ating modules. Yun lang po, salamat. Marami pong salamat, ma'am. At yun po ang aking nakalap na balita, Binibining Rujin kay Buhag, nag-uulat. Salamat, Ma'am Rujin! Matapos ang masusing preparasyon, gaano na nga ba kahanda ang West High para sa pagbubukas ng taong panuruan 2021-2022? Para bigyan tayo ng kalinawan dyan, narito si Sir Louis Sellers, mag-uulat. Maraming salamat, Ma'am Mira. Noong 16 ng Setyembre ay sa katuparan ng offline balik eskwela monitoring sa ating paaralan. Alinsunod sa ibinabang Division Memorandum bilang 476
series of 2021. Offline balik eskwela monitoring for school year 2021-2022. Isinagawa ng Division Field of Technical Assistance o DFTA Team 3 na kinabibilangan ni Binibining Yolanda Lumanog, Binong Rizal Vidalio, Binibining Heidi Morales, Binibining Maria Regina Rental, Binibining Christine Fortuna, Binibining Heidi Elaine Nietes, Binibining Maureen Parot, at Binibining Noemi Varias, kasama ang tagamasid pampurok ng Cluster 3B. Binibining ay namanalo ang Upland Balik Eskwela at EBE-LCP Implementation Monitoring, kasama dito ang update ng enrollment sa tinangkilik na learning modality, pagsasaayos ng klase, mga learning resources na maaring magamit sa school governance and operations, curriculum delivery, infections control and prevention at iba pang kaugnay na mahalagang gawain. Ang lahat ng ito ay virtual na ipinakita na tumagal ng 3 oras. Ang lahat ng gawaing kabilang sa access ay ipinaresenta ni Binibining Madeline B. Robles, Acting Guidance Counselor at Head ng Cluster D. Ang mga kaganapan naman sa quality ay inilahad ni Ginoong Lamberto C. Claveria, Head ng Cluster C, at idinitalyo naman ni Ginoong Ryan D. Manesca, Head ng Cluster B, ang kasalukuyang kondisyon ng pasilidad ng paaralan. Ang sumunod na bahagi naman ay ang presentasyon ay ang pagtatanong ng maayos naman na nasagot ng mga nagpresenta sa patnubay ni Ginoong Nanit P. Salvador, Pulong Guro ng Paaralan. Sa dakong huli ay nagbigay tulong teknikal ang mga membro ng DFTA para sa ikauunlad ng pagpaplano at sistema ng paaralan sa taong panuruan 2021-2022. Nakaw rin silang patuloy na susuporta sa paaralan sa abot ng kanilang makakaya. Sa kabila ng estado ng lugar kung saan naipabalita na ang pamayanan ay kasama sa Modified Enhanced Community Quarantine o ang tinatawag na MECQ, ang West High ay patuloy na namahagi ng mga modules at iba pang kagamitang pang-aral sa tulong ng mga LR movers. Ito ay alinsunod sa DepEd Order No. 18, Series of 2020 o Policy Guidelines for the Provision of Learning Resources in the Implementation of Basic Education Learning Continuity Plan. Diniin din ng paaralan na sila ay maigting na sumusunod sa health and safety protocols upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at ng mga magulang. Para sa kaganapan ng nasabing aktibidad, narito si Ma'am Christy Bitito, mag-uulat. Kasalukuyang pong nagaganap sa aking likuran ang pamamahagi ng mga module sa LR Movers para sa ating mga mag-aaral. Sa tulong ng mga LR Movers, ligtas na naipamigay ang modules para sa una at ikalawang linggo ng unang markahan. Mapalad ang paaralan dahil nadagdagan ang bilang ng mga nagvolontaryong maging LR Movers, kung kaya't kahit naka-MECQ ay naisagawa pa rin ang nasabing distribution. Maingat at sistematiko naman nila itong isinagawa alinsunod pa rin sa IATF protocols. Mayroong mga nakatalagang LR Movers sa bawat subdivision sa paligid ng paaralan. Kalimitan sa kanila ay mayroong mga sasakyan na naglilibot sa bawat bahay ng mga mag-aaral sa kanilang subdivision. At ang ilan naman ay napiling sa bahay na lang nila mismo isagawa ang pamimigay sapagkat ang natoka sa kanyang bigayan ay karatig bahay lamang. Kagaya na lamang ni Ginang Miriam Cadayong, ang ating Grade 10 LR Mover, Castillion Phase 2. Ma'am, this is my first time na maging LR Movers. Bali po, ipipick up na lang po nila dun sa bahay namin yung module. Siguro sundin po natin yung health protocol na inaano po ng DOH. Ngayon is proper po, yung una po is mag hand sanitize po tayo. Palagiin po natin maghugas ng kamay. And then, gumamit po tayo ng alcohol. And wear face mask po every time. Mahalaga po ang ginagampanan ng bilang LR Movers kasi para sa safety po ng mga kabataan ngayon at saka sa parents po dahil naka-MSQ po tayo ngayon. So kailangan po ang LR Movers para maibigay po ang matugunan po ang kailangan ng mga estudyante. Maraming salamat po, Mami Mary Ann. Welcome, Mami.
Maraming salamat, Ma'am Christy. Muli, ako po si Ma'am Lira M. Madrona. Patuloy ninyong antabayanan ang iba pang malaman, komprehensibo at tapat na mga balitang ihahatid sa inyo ng nag-iisang West TV. West TV.